Okay guys, welcome to my channel. Medyo matagal na tayong walang upload. So ngayong araw, ang i-upload ko ngayon ay hindi motor. So time out muna tayo sa motor. So dito tayo sa kung paano tayo makakatipid. Kasi nangyayari, gaya sa akin, may trabaho. Pagdating ko sa gabi, pag naubusan ng LPG, so wala akong, di ako makapagluto. So ngayon, itong ginawa ko para makatipid. So bumili ako ng, tawag dito guys ay Calandius oil. So sa Shopee ko nabili to. Pwede kang maggawa, may mabibili ka ng ganito, chamber lang, may kasama ng burner. Ikaw nagagawa ng buong set na yan, wa-weldingin mo. Ngayon kung may trabaho ka, hassle free, bumili ka na lang sa Shopee. Type mo lang Calandius oil. So ganito yan guys, paano to nag-ooperate at paano siya nakakatipid. Patak-patak lang to pag ginamit mo. So pwede kang gumamit, may dalawang panggatong to o fuel. Pwede kang gumamit ng used na cooking oil. Pwede kang gumamit ng used oil ng motor mo. So pag gumamit ka ng used oil, ang flame nito ay blue. Blue na blue. Pag gumamit ka naman ng mantika na panluto, yung cooking oil, ang flame nito ay yellowish. Pero same lang sila, hindi iitim ang puwet ng kaldero mo. So yun lang naman ang pinagkaiba ng dalawa. So ituro ko sa inyo paano to inooperate. Siyempre, lagyan mo dito ng fuel, mantika o kung ano man yan. Anong gusto mong ilagay na panggatong mo. Tapos, ang gagawin mo, open mo tong valve. Lagyan mo muna siya ng pondo rito sa chamber. Ito guys, delikado ha. Marami nagkakamali dito. Huwag nyo paabutin dito sa butas. Ayun o, yung butas na maliit. Hanggang dito ka lang. Yung pinaka-pondo mo, yung bilog na yan. Yan, malaki na yan. Ito, yan. Huwag mong palalampasin dyan kasi babalik yan dito sa ano. Ayun na siya, lumabas na. Babalik yan dito sa papasok dito. Lalabas yan dito sa lagayan ng fan. Mamaya papakita ko sa inyo yung fan. Yung blower niya. Kasi yun yung nag-aano ko, control ng apoy. So, bago nyo siya gamitin, lagyan nyo muna ng pondo kasi kailangan ito, ipipreheat nyo siya. Para siya gumana, ipreheat nyo muna. Hindi siya aapoy ng maayos pag hindi nyo napreheat. So, ang problema ganito, may downside siya. Pag ginamit nyo yung mantika, matagal magpreheat. Siguro mga ilang minuto. Pero pag use oil, mabilis. Walang isang minuto, pwede nyo na agad gamitin. So, yun lang naman ang downside niya. Pero ako, I prepare, ano, yung cooking oil, yung ginagamit ko. So, yan. No LPG, no problem. Ito lang, makakaluto ka na. Maghanap-hanap ka lang ng used oil, makakaluto ka na. Hanap ka ng gamit ng mga mantika, makakaluto ka na. So, ito yung proseso, ha. So, open nyo yung valve dito. Lagyan nyo muna ng pondo para sa preheat. Pang-preheat nyo. Hanggang dyan lang sa bilog na yan, malaki na yan. Kasi pag lumampas dyan, babalik yan dito sa chamber. Babalik dun sa ano ng pan. Delikado. So hanggang dito lang, sa pinakadulo nyan. Pondo nyo. Para sa preheat. Pag umabot ka na dyan sa pang-preheat mo, i-off mo na tong valve mo. Tsaka tayo maglalagay na kung paano siya ipipreheat. Paano siya sindihan. So, importante din yun. Kung paano siya sinisindihan para malaman nyo. Papunuin muna natin, guys. So, ayan, guys. Sa akin, okay na yan. Hindi ko na pinalalagpas yan dyan or pinaabot sa pinakadulo. Yung pondo. So, ngayon, papatayin ko na. Yan, yung bulb. Kasi ipipreheat natin siya. Kunin ko muna yung blower. So ayan guys, yung blower niya, isang blower, isang set to eh, tsaka isang controller. So ngayon, itong controller ng blower, dito kayo mag-adjust ng apoy. Pag gusto nyo magluto na mabilis, itodo nyo. Pag gusto nyo naman na magpapahina na kayo, example, pahinin ng kanin, pahinaan nyo lang minimum. So ayan na siya. So ngayon, ang gagawin natin, ganito. Lalagyan ko siya ng tissue. Tissue pinakamaganda, huwag karton kasi makalat.
So tissue lang guys. Sa paglalagay ng tissue, meron kayong ilulublob, merong naka nandito lang sa ano, lapag. Ito kasi hindi agad masusunog yan, itong walang langis, walang mantika, masusunog yan. So yan, sindihan na natin yung tissue. So ganyan siya paano i-operate. So nakasara lang yung bulb mo ha. Pag okay na siya, tsaka mo na buksan, tapos pandarin mo yung blower. So paano malalaman? Pagka lumalaban na yung apoy, yung diretso na siya, lumalaban na, hindi na yung pag binuksan mo yung ano, yung blower, itong blower pag binuksan mo ay namamatay. So hindi pa yun good, kailangan lumalaban na siya. So bumubuga na ng apoy. So makikita niyo yan dito. Kasi magsasalang tayo, meron akong kanin o bigas sa salang. So ganyan lang, ipipreheat nyo muna siya. So kaibahan lang talaga, matagal magpreheat ng mantika. Compare nyo sa used oil. Mas mabilis pag used oil, ipipreheat. So medyo may katagalan lang. So yung ganyan na apoy, okay lang yan guys. Kasi nagpipreheat pa tayo. Pag mainit na yan, may ginagawa ako dyan. Ngayon, inuusod ko lang to yan, ganyan. Tapos yan, hayaan ko lang yan siya. Inuusod ko lang ng konti. Yan yung tissue. Ito guys, mabilis ito makaluto ah. Wala pang isa o dalawang minuto, kulo na yan. So ganun siya kabilis. Kaya pag wala kayong LPG, wala kayong problema. Maghanap-hanap lang kayo ng pang ano nyo, used oil o di kaya ano, used na mantika, makakapagluto kayo. Hindi kayo mga problema. So pabor to sa mga nagtatrabaho. Yung tipong pag-uwi mo mga alas 10, wala ka nang mabila ng LPG. Or paano pag wala kang pera, hindi ka makaluto. So dito, makaluto ka. So ganito siya guys, pag hindi pa pwede. Pag binuksan mo yung ano niya, yung pan, ito, yung blower. Yan. Pero yan, malapit na guys, kasi lumalaban na, yun o, may side na bumubuga na ng apoy. So, hayaan nyo lang muna, papuyin nyo lang muna, kasi hindi pa siya mainit. Pero malapit na yan. Kung ginagawa ko dyan, sinusundot-sundot ko lang ng ano, para nasa gilid lang yung tissue. Yung tissue kasi nagdadala dyan eh. Ay sorry, hindi ko naitapat yan. Sinusundot ko lang yung ano niya, tissue sa loob. So ngayon, bubuksan natin yung blower ulit. Tingnan nyo yung kalalabasan niya. Pagka lumalaban na siya, pwede na yan. Gaya niya, no? Lumalaban na siya sa apoy. Yung apoy niya, lumalaban na. Hindi na namamatay, umuusok. So, pwede mo nang daan-daan itodo yung blower niyan. So yan, ganyan. Tapos mamaya, makikita mo, malakas na yan. So yan, buksan na natin yung pan. So yan guys, pag gaganyan, lumalaban na yung apoy. Malakas na siya, mataas na yung ano niya. Pwede nyo lang buksan yung pan. Pag nakita nyo ganyan, bumubuga na siya. Pwede na yan, itodo nyo na. Yan na yung apoy niya guys. Lalakas na ng lalakas yan. Bumubuga na siya. So isasalang ko na yung bigas. So yan na yan.
Then, buksan na natin yung ating valve. Yung pagbukas ito, ganyan lang muna. Tapos maya maya, ito doon nyo na. Kung gusto nyo palakasan. So, tingnan nyo lang yung apoy doon. Pagkalat na yung buga nyo. So, yun, ganun lang yung operate ang, ano, ang Kalandi used oil na to. Ako kasi gusto ko is mantika. Pero ang pinakamabilis yung used oil ng mga motor, sasakyan, motor o kung ano man yun. So yun lang guys, salamat. So yun lang yung way para makatupid kayo. So yan guys, yung pagpahina ng kalan. So nandito na siya sa minimum. So ngayon papakita ko sa inyo, angat ko yung point na hindi nakakaitim. So yung puwet ng kaldero, videoan mo yung ilalim, Yan, hindi siya umitim yung puwet. Yun, videoan mo yung apoy. So yan yung apoy niya, mahina lang. Kasi nagpapainin ako eh. So yan, effective naman siya. So sa mga nagtitipid, walang pang LPG. Goods na to, pangkalan na to.